Ayan, good morning guys. Ayan, ito yung ano. Today is Monday. Ito yung unang araw. Sa nakalipas na tatlong buwan, ito yung unang araw na hindi natin kasama si Rina. Ano pa? So, ayan. Siyempre kagabi, nanibago ako kasi wala na akong kasama dito. So, dito, ayan, sa kwarto. Bago yan matulog is nagkukwentuhan pa kami. Yun, na-miss ko rin yung bonding namin kasi pag yan ay hindi agad makatulog. Pinupuntahan ko pa siya dyan sa bed niya. Yayakap ko siya. Tapos pag yun malikot siya, yayakapin ko siya at sasabihin ko sa kanya na dito ako matutulog sa tabi mo para hindi ka malikot matulog. Ayun, na-miss ko yun sa unang gabi na hindi ko siya kasama. And ipag-pray lang po natin si Rina na sana matanda ni Tatay Nestor lahat ng mga bilin ko, lahat ng mga gamot na inumin niya, and yung supplement niya sana hindi ni Tatay makalimutang ipainom. Ayan, malungkot syempre, nag-iisa lang tayo dito. Pero ganun talaga, hindi wala tayong karapatan na angkinin si Rina kasi hindi siya sa atin. Although napalapit yung loob natin sa kanya, kailangan tanggapin na hindi talaga siya forever na nandito. At ipinagpapasalamat ko lang kay Lord na yun. Malaki yung naging improvement niya sa loob ng tatlong buwan na nandito ako. Gusto ko rin pasalamatan syempre yung matubang family, si Kuya Bal, si Ate Edna, si Kalinga Prab, sa full support nila. Pag-alaga ko kay Rina. Maraming salamat sa kanila. And sa lahat ng mga nanalangin para kay Rina, para sa kanyang pagaling. Ayan, maraming salamat. Naka-first step na tayo. Sana hindi mabaliwala lahat ng ating mga pinaghirapan, lahat ng ating mga dasal at sakripisyo. Sana ay huwag tayong mag-back to zero at sana ay maka-step to tayo. So, ayan, alam naman natin na nandyan lang lagi si Lord. Gagabayan niya si Rina. At hindi niya pababayaan. So, ayan. Wala kasi akong vlog ngayon. So, ito na lang. Magkukwento na lang ako sa inyo. Siyempre, namimiss ko si Rina. And wala akong kausap. Kaya yan, naisip ko na lang gumawa ng video ba para magkwento kung ano yung nararamdaman ko ngayong unang araw at unang gabi na hindi ko kasama at unang araw na hindi ko kasama kasi Lunes ngayon, dapat Lunes may tutor siya. Nasanay ako nung Lunes may tutor siya, yahatid siya doon kina Kalinga Prab. So ayan, wala siya dito, so wala tayong yahatid, wala tayong susunduin, pero patuloy pa tayong tutulong at ngayong araw na to siguro. May mga sikasuhin lang ako about doon sa aking products. May ipapaship ako, ayan, sa aking mga food supplement na ibinebenta. Ayan, sa susunod ko po na video, ikukwento ko po sa inyo bakit YDXN, bakit pinili ko yung mga food supplement na i-business. Ayan, so, sa susunod ko na lang po na video yun. So, for ngayon, ang ating topic lang is yung about sa naramdaman ko nang wala dito si Rina sa loob ng tatlong buwan kasi nasanay ako nakasama siya. May kausap. Kutong ba yung camera ko? May kausap. May kakulitan. At medyo nanibago lang. Pero sa Webes naman, ibabalik siya dito. So, ganun kasi yung naging setup natin. Hanggang Webes doon siya. So, ayun. Sana lang po ay maging tuloy-tuloy yung galing ni Rina. At sana sa pagpunta niya doon isa hindi siya manibago kasi parang baka kasi naisip ko na baka magulo yung utak niya na mas ganun ba yung mas magulo yung isip niya ngayon na bakit kailangang balik ako. Yan. So sana hindi makaapekto yon sa kanyang improvement. Ayan, thank you so much po ulit sa lahat ng sumuporta sa mga OFW na patuloy na sumusuporta at patuloy na nananalangin para kay Rina. Ayan, thank you so much po. At sana po patuloy niyo akong samahan sa aking mga
gagawin pang mga vlog. Sana po patuloy nyo nga panuorin ang aking mga video. Ayan, yun lang po muna ang aking video sa araw na to. Unang araw ko na wala si Rina dito sa bahay. So, ayan, thank you so much po. Bye-bye po and God bless us all.